Hi, Commissioner. Non-stop po trabaho nyo. Thank you po for still taking time for us. Opo, okay. Katatapos lang po namin katatapos lang po namin sa pagka-canvas ng para sa senador at saka sa party list. Ah, okay. So in other words, despite po yung may nag-file ng TRO yata sa Korte Suprema, ano po? Hangga't walang ini-issue ang Korte Suprema na decision or any action, tuloy-tuloy lang po ang bilangan. Opo, Sir Peter, ganito po, para sa kaalaman po ng mga kababayan natin. Ang COMELEC po, ang kinakanvas lang po namin ay result at COC, Certificate of Canvas, para sa senador at saka sa party list. Patungkol po sa presidente at vice-presidente, ang ating pong kongreso ang magkakanvas po niyan at yan po ay magsisimula sa ating pagkakaalam sa Mayo 23. So diyan po nila sisimulan yung pagka-canvas ng 173 na COC para sa kabuuan ng nangyaring eleksyon. Kami po dito sa COMELEC, Sir Peter, Ma'am Rica, ay tinapos po namin ang pagka-canvas ng 172 out of 173 na COC. Bakit po kulang ng isa? Sapagkat yung isa po yun yung province of Lanao dahil magkakaroon pa po ng special election sa isang munisipyo doon, yung munisipyo ng Tubaran. At dahil po dyan, hindi pa makapagpadala ng result yung buong probinsya. Ang ginawa po namin, Sir Peter, Ma'am Rica, tinanong namin, inalam namin, kinumpute namin, kapag ka binasi lang ba ang proklamasyon o yung computation sa 172 out of the 173, yung bang result sa Lanao del Sur ay makaka-apekto pa sa ranking ng number 1 to 12 na senators. Kasi kung hindi na, pwede nang ibaliwala muna yung COC na yon and we can proceed to proclaim even by tomorrow the 12 willing senatorial candidates po. So nakita po namin kanina na hindi na po makaka-apekto yung result para po sa 12 nanalong senador, kaya po bukas ay tuloy na po kami sa pagpoproklama ng 12 nanalong senador po natin. Subalit sa party list po, dahil medyo malaki-laki po kasi yung province of Lanao, hindi po kami magtutuloy ng proklamasyon muna at hihintayin po namin ang resulta nito pong special election na gagawin po sa Mayo 24. Bakit hindi po pwedeng magproklama na ng party list at least partially? Kasi po, Sir Peter, tatandaan po natin, ang basihan po ng proklamasyon ng party list ay nakabase sa number of voters who actually voted for the party list. So halimbawa po, Sir Peter, ang nakaboto po sa buong bansa kasama ang overseas para po sa election ng 2022 ay 55 million, hindi po doon ibabase yung percentage, yung threshold na tinatawag. Aalamin po ng COMELEC kung doon po ba sa 55 million, ilan ang bumoto para sa party list. Kasi hindi naman po lahat ng botante natin ay bumoboto sa party list. So kung halimbawa po, from 55 ang bumoto lamang ay 30 million, so yung tinatawag na 2% threshold ay ibabase niyo po kung sa 30 million. And therefore po, hangga't hindi isinasama yung bilang ng Lanao del Sur, kung ilan na nakaboto sa party list, baka po kasi magbago ang ranking, baka magbago rin kung sila ba entitled sa 2 seats o 1 seat lamang. Ah, okay. So ibig sabihin, hindi po pwedeng sabihin na itong top 4 na ito na party list, safe na ito? Actually po, pwede naman po sabihin na Sir Peter, kaya lang po, mas minabuti na lang ng COMELEC. Dahil ilang araw lang naman po ang hihintayin, mas minabuti na po natin just to be sure na we will be able to proclaim yung tama ng mga party list organization. At napakadami po kasing petition din ang tinatanggap ng COMELEC kung paano, tinuturo nila sa amin kung paano ang computation. Sinasuggest na dapat daw ganito ang computation, dapat daw i-abandon yung decision ng Korte Suprema kung paano ko computin. So yung po'y kasama sa pag-uusap-usapan namin so that we can come up sino ang dapat na iproklama. Pero Sir Peter, Ma'am Rica, para po sa kaalaman ng lahat, kung sino ang number one na party list, ano man po ang nakuha niyan, kahit gano'ng kadami, ilang milyon, automatically may 3 seats lang po siya. 3 seats. So, ibig sabihin, kahit na naka 8 million siya, kahit na ang dapat na 1 seat ay 2% lamang, pero naka 8% siya halimbawa, 3 seats lang po ang pwedeng maibigay sa kanya base sa desisyon ng Korte Suprema.